Hi, good afternoon ho. Thank you very much. Nice to see you all. Parang iba tong kwarto natin, ha? Level up, level up. Oh. Miss na miss ko na. Miss nilang miss. Miss na miss. Hindi na. Isang oras yun eh. Isang oras yun. Hindi, actually, I was really gonna, if kung pina-statement ako, maiksi lang talaga kasi yun ang advice sa akin ng mga CA members. Hindi, magpapasalamat lang ako to the commission for the scheduling it early, tapos yung willingness to work with the legislators to implement policies on education. Yun lang. Actually, hindi. Kasi sabi nung ibang senador nung gabi na magtatanong sila. So, nag-aral pa ako actually nung gabi. Madami yun, madami. Well, the president's instruction is to improve the quality, itas yung kalidad ng edukasyon. So yun, maraming kaakibat na polisiya yun. Yung pagtulong sa ating mga teacher, paano iangat ang antas ng ating pagturo, yung mga pasilidad, pagandahin, yung bawasan yung mga yung tinatawag na learning loss o yung mga araw na nawawala dahil sa sakuna, sa disgrasya, sa pagiging absent o pagiging gutom. Yan yung mga iilan sa mga haharapin natin, mga suliranin. Ano? 10 days. 10 days. De, joke lang. Joke lang. Alam mo, yung edukasyon, yung edukasyon, long playing ho yan. Lahat ng kausap ko na eksperto sabi, don't expect results overnight. It will take sometimes, some policies will take 15 to 20 years bago mo makita yung resulta. Pero ang importante, mag-umpisa tayo. Nakapagpasok na tayo ng ibang USEC dun sa mga nabakante. Pero for now, wala namang reshuffle. Oh. May mga bakante lang na dapat punuin sa mga bureaus, mga divisions. May bagong appointed ang through Malacanang na apat, tatlong USEC at isang ASEC. Yes, yes, yes. Ah, maganda yun para sa ating mga guro. Nagpapasalamat tayo kay sa ating mahal na Pangulo dahil yung Teacher 1, for instance, na sumesweldo ng 27,000 kada buwan, yun ang first level, step 1, assuming natin na bago siyang teacher. In pag sinuma total mo yung, akala kasi nung iba maliit dahil tinitingnan nila yung monthly, pero pag sinuma total mo, yung first year pa lang niya, mag-increase yun ng 30,000 plus, yung kanyang sweldo, yung package niya. So, para sa isang guro na may pamilya, malaking bagay yung 30,000, di ba? Kapag sinama mo yung basic salary at saka yung kanyang mga bonuses. It retroactive to January 2024 of this year. Oh. Hi. Victoria. Well, I think ang problem natin is hindi tayo nagsusukat eh. Wala tayong measurement tools. So, may programa tayo, pero hindi natin nasusukat yung progress ng ating programa. That's true of teaching tools. That's true also of other programs like yung binanggit ni Senator Sherwin na National Learning Recovery Program. So, dapat yung number one dyan, sukatin mo muna asan sila ngayon at after the intervention, asan sila ngayon? Asan sila pagkatapos? Para alam mo kung epektibo yung naging intervention. As definitely, definitely. At makikinig tayo sa ating chairpersons in the Senate and the House dahil mga dalubhasa yan, pinag-aralan talaga. Oh. Sir, yung take po ninyo doon sa hirit ng ibang teachers na ibaba pa sa 6 hours, yung pagtuturo ng actual teaching kasi medyo makakado yeah. Talaga. Pwede naman, kasi yung 6 hours maximum yun. Eh. So, pinapakinggan din natin yung mga komento dito sa matatag curriculum, minsan wala daw pahinga. So, dapat importante din yun na nakakapahinga yung teacher at hindi dire-diretso na 6 hours dahil siguro alam niyo na rin yun, 6 hours coverage, napakahirap po nun, di ba? So, yun ang siguro we will
amend the curriculum going forward in line with the criticisms or the comments of the people on the ground, like the teachers. Sir, you resigned the IRR for the teaching allowance. Kailan exactly should you be giving for it? Actually, as we speak, bibigay na dapat yun. Even without the IRR, pwede na ibigay. Actually, kasi nakalagay dun sa law na the law is executory even without implementing rules. May budget na yun? Meron na, oo. Second action was a that's an old department order, actually. So, matagal nang hindi tinatanggap ang cellphone sa loob ng classroom. At in fact, nandun sa department order na yon na dapat i-encourage ng mga teachers yung responsible use of devices. Ibig sabihin, huwag buong araw nasa device, ano yung tamang kagamitan ng cellphone, yun ang mga dapat tutukan ng mga teachers. Well, nasa Kongreso na yon dahil kami naman, hindi kami lawmaking body, pero kami, susunod kami sa anumang iutos o ipasa ng Kongreso na panukala. Pero kami, nandun dun yung department order namin na pinagbabawal ang cellphone sa loob ng klase. Pero hindi bawal sa teacher. Ang bawal sa estudyante. Oh. Yes, yes. Oh. Thank you.